Tinututukan na ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang mga kaso ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas. Kasunod ito, nanindigan ng Malacanang na marami sa mga nasawing drug suspect ay napatay sa mga lehitimong operasyon ng pulisya. Balitang hatid ni Rafi Tima. Ang bilang ng lahat ng krimen sa bansa bumaba ayon sa PNP maliban sa isa, ang murder. Mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte, umabot na sa mahigit 2,000 ang mga iniimbestigahang kaso ng pagpatay. Nangyari ang mga pagpatay na ito sa gitna ng puspusang crackdown ng gobyerno laban sa mga sangkot sa ilegal na droga. Ang mga lehitimong operasyon ng PNP madugurin. Umabot na sa mahigit 1,500 ang mga napatay na mga suspect na umano'y nanlaban sa mga otoridad. Makailang ulit nang dinipensahan ni Pangulong Duterte ang kanyang kampanya kontra droga sa mga bumabatikos dito mula sa loob at labas ng bansa. Pero naglabas ng babala ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC. Nababahala raw ang ICC sa ulat ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Ang nakababahala pa raw ay ang mga public statement ng matataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na tila kumukonsinti raw o humihimok pa sa mga puwersa ng Estado at sibilyan na gumamit ng dahas. Ayon sa ICC prosecutor, ang extrajudicial killings ay pasok sa jurisdiction ng ICC kung ito'y ginawa bilang bahagi ng isang malawakan at sistemikong pag-atake laban sa mga sibilyan. Ang ICC ay nakabase sa The Hague sa The Netherlands. May kapangyarihan itong dinggin ang mga international crime tulad ng genocide, war crimes at iba pang crimes against humanity. Dagdag pa ng ICC prosecutor, sino mang mag-uudyok at lalahok sa mass violence ay maaaring usigin ng ICC. Tututukan daw ng ICC prosecutor ang sitwasyon sa Pilipinas alinsunod sa mandato nito sa ilalim ng Rome Statute, ang international treaty na nagtatag sa ICC. Si Senadora Laila De Lima na siyang nagpaimbestiga sa Senado tungkol sa di umano extrajudicial killings, tila nakahanap ng kakampi sa pahayag na inilabas ng ICC. The chief prosecutor of the ICC, who happens to be a woman, has already expressed deep concern. The ICC can always assume jurisdiction if they find enough or sufficient basis to do so. Pero kailangan daw na patunayang gobyerno ang utak o nag-udyok sa mga pagpatay. Okay, ayaw nila ng state-sponsored, di state-inspired. Pareho rin yun eh. Look at all the pronouncements, the bold pronouncements of the president, of his lieutenants like De La Rosa. And then, you know, yung mga reports about policemen themselves doing the killings. Sagot naman ng Malacanang, handa si Pangulong Duterte na harapin ang anumang imbestigasyon. Hindi rin daw pinahihintulutan ng gobyerno ang mga patayan kontra droga. Marami raw sa mga nasawi ay napatay sa legal na police operation na pinaiimbestigahan na ng Pangulo. Ayon sa isang eksperto sa international law, ang proseso ng paglilitis sa ilalim ng ICC ay hindi gaanong naiiba sa proseso ng ating mga korte. Kapag may malakas na ebidensya, maaaring atasan ng ICC ang prosecutor nito na magkasa ng misyon para mag-imbestiga. The office of the prosecutor can actually ask the ICC, the International Criminal Court, to issue an arrest warrant or summons to appear. Then there will be a pre-trial, and then after pre-trial, the trial proper itself. Pero kung sa Pilipinas, may protection laban sa asunto ang Pangulo habang nakaupo sa pwesto, sa ICC, wala. It's one of the principles in the Rome Statute that heads of state cannot invoke state immunity. They cannot invoke the immunity of heads of state. Because the very essence of the Rome Statute is that we don't want impunity. Ang pinakaunang presidente na nakasuhan sa ICC ay si Omar Hassan Ahmad al-Bashir ng Sudan dahil sa pag-uutos umano ng mass killing, rape at iba pang karahasan laban sa mga sibilyan. Nakabinbin pa rin hanggang ngayon ang kaso mula ng isang paito noong March 2009. Rafi Tima, GMA News.